nagpa-picture dito kay Andrea na ikinasama ng loob at inaway siya nitong Francine. Alam mo si Andrea ang nakabagong you love her? You hate her. You hate her, you love her. Diba? Salamat, ito na mga inyong Fab and Fantastic Four. Pero bago ang chingan, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Magkanoon! Ito ang inyong Mr. Fu, ang inyong Mega Marites. At ang inyong Unbeatable Professor Abet Nabus. And welcome to Marites University! Diba? Narinig niyo ako. Narinig niyo na kami? Yes! Diba agad-agad 136 sa mga waiting sa atin na nanonood niyo. Yes! Maraming salamat po mga Marites. I-share at i-like ang ating live para mas maraming mga kamarites ang makapanood. Tama! Tama. Ayan. Kaya Marites, simulan natin chika dito sa Linggong Chika mula sa ating Pub 4 and Fantastic 4. Nalilito na ako sa tawag. Because we're live! Kicking! Rolly Lee! Yes, ito Michelle D. Unfollows Attorney Oliver Moler. Nangyari? Page ano, Prof? Correct! Kasi nga kanina, bumalik! Naging special guest co-host si Michelle D sa It's Showtime. Siyempre, kumustahan, blah, blah, blah. Kasi di ba dun sa isang event, pagkakataon, sila yung nag-date, supposedly. Pero ayaw magkwento, kinumusta kanina si Michelle. Ang mga host, ano nangyari sa inyo ni Chuchuchu? Sabi niya, secret. Ganyan. But prior to that kasi, mas naunang bumalik sa It's Showtime si attorney. Diba na tinutusok-tusok nga siya kay Kim, mamaya may item tayo dyan. Plus, tinatanong siya ni Vice kung sinong dinadalaw niya. Sabi niya, I'm just visiting some friends. Tapos, tinanong sa kanya na kumusta yung date. Okay naman daw. Pero, nung tinutusok nga siya kay Kim, sinabi niya, hindi naman daw, parang hindi tama sa isang gaya niya na magkwento kung ano or magsalita tungkol dun sa kung ano man yung gusto buuin for Kim. Kasi di ba kababayan niya from Cebu. True. Maraming shipper na gusto sila. Pero si anong nangyari nga sa naging date nila ni Michelle? Tahimik lang. Ayaw magsalita ni Michelle. Secret daw. Yan ang sagot niya. Kaya anong nangyari? Baka naman talagang ang bet pala niya ay si Kim. Baka. May mga nagagano, may mga nagsasabing gano'n. Kasi di ba wala namang kasiguruhan na after nilang sumali doon na sila. Mag-date sila, di ba? Baka hindi naman talaga swak, so... Mm-hmm. Bumasita nga siya kay Kim. Oo, kay Kim na lang. Baka hindi naman talaga si Kim daw. May sinabi lang na may mga friends siya pero hindi niya pinangalanan. Tapos nung tinukso kay Kim, parang sabi niya wala siya posisyon para magsalita ng gano'n. Siya pinagpapaka-gentleman si... Pero nakakaloka, nung tinanong siya kung anong gustong mangyari, dahil after that, gusto niya parang pumasok sa showbiz, naghahanap siya ng mga option na dito na siya sa Manila. So kayo na po ang bahalang mag 1+1+1. Kung ano yun. Actually, may mga nagko-comment nga na parang nung medyo dumami na yung exposure ni attorney, parang sinasabi nila, makagusto talaga mag-artista nito. Uh-oh. Tsaka dami pala niya mga videos na naglabasan na after that. Gym siya, mga ganyan siya. So parang active siya sa social media. Correct. So, yun ang mga nangyari, yun ang mga naganap. Tinatawag siyang cloud chaser ngayon, mga blablabla. May gusto idugtong dyan si Miss Rose. May gusto ba ako idugtong? Gusto ko namin padugtungin. Hindi, ang tingin ko lang dyan, itong si attorney na in all fairness naman, may look. Oo naman. At bigla nga nagkaroon ng instant ng mga fans or followers. Tingin ko lang, mukha na enjoy niya ngayon yung kanyang... How can we call it? Yeah, 1 minute fame. Sa ngayon, ha? Okay. Yan. Pero ang mas medyo napapuzzle ako, bakit siya in-unfollow ni Michelle talaga? Yun. Kasi, kumbaga, okay yung ano nila eh. Okay yung naging chemistry nila. During the time na nagsusearchers. Yung especially for you, di ba? So, ako naniniwala ako, para i-unfollow ng isang tao,
may something. Hindi po pwedeng, ay, trip ko lang, unfollow ko. Okay lang yun eh, kung yung randomly, hindi mo kilala, na-follow mo. Pero yung, alam mo, medyo kinoconnect kayo, in-unfollow mo, parang, ay, may something. At saka nangyari. At saka hindi, ang bilis, kasi I would understand, kasi pwede mo naman gawing i-mute mo eh. Yung po, kabalimbawa lang. Kung talagang ayaw mo, hindi mo bet yung mga nakikita mo para na-OA yung ka sa mga post. Since kakakilala nyo lang, kakakita nyo lang, tapos kaka-follow nyo lang sa isa't isa, pinaka medyo magandang gawin para hindi walang issue is i-mute mo yung mga post para hindi mo makita. Alam mo, inisip ko tuloy, baka inisip ni Michelle, nagagamit ba siya or something. Although, medyo diretsahan, di ba? Eh, hindi natin maiaalis yung ganong kaisipan. Then, same goes with Kim Chu naman na alam niyo meron ding ano ah nag-ship na sa kanila. Marami. Kay attorney at kay Kim. So parang threat naman ito with ano Kim Pao. Pero tingnan natin. Baka bukas may hashtag na rin sila. Meron na ba? Meron na. Alam meron ko. Na. Ano, Kim O? Kim O. Meron na yata. Hindi ko lang masyure. Yung hashtag si attorney tsaka si Kimber. Kimber. Kimberly. Pero so anyway, ito na nga dyan. Dugtong ko lang. Kasi kaya nga tinatawag na parang nag-cloud chaser itong si attorney. Kasi nga daw, parang sabi nga ni PhD, ini-enjoy niya yung 15 minutes of fame niya. Sabi nga niya, 1 minute, ako at least 15. Dahil nga doon sa linyahan niyang gusto niyang subukan kung ano mang career dito sa Manila para mag-stay pa siya rito. So, read between the lines. Tapos, nung mag-unfollow itong si Michelle, marami rin naman nagagalit kay Michelle din kasi sinasabing masyado naman daw pa-high profile porque feeling reigning chuchu, which is true naman. Siya pa rin naman ang reigning Miss Philippines Universe. Correct. So, tama sa opinion ni PhD na, ay, baka may something nga na nangyari. Kasi nag-date sila, kumain sila, nagpalitan sila ng mga opinion na nung nagtatanong naman, parang nagsaswak naman ang mga utak nila. So, abangan natin. Okay, dahil dyan, eto na. Nagpapasalamat po muna kami sa mga kamarites natin na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, aba, mag-subscribe na po kayo. I-click nyo na yung notification bell at syempre, hit nyo na yung subscribe button para sa walang hintong chikahan. Ayan. Okay, mga kamarites, ibalita naman natin ng tungkol kay David Licauco na may message sa Barda fans. May goal para sa bagong serye na Pulang Araw. Goal? Okay. PhD, nakausap po kahapon si David Licauco doon sa ginap na Mediacon para sa kanilang bagong movie, yung GLU. So, dito nga na... GLU? Ano yung ibig sabihin? La Union. Ay, ang tara. O, diba kasi ngayon parang... Nauuso na naman yung mga lugar-lugar. Kore, kasi diba ngayon parang ang ano, ang hangout ng basta biglaan, tara, La Union. Go, La Union. Okay. So, anyway yon. So, nakamusta ko siya regarding Barda. Sabi ko kasi diba nag-sparkle tour sila sa Canada. Sa kanilang anim, silang dalawa lang ni Barbie ang hindi talaga mag-jowa in real life. Sabi ko, hindi pa kayo na-OP dun sa apat o ganyan. Sabi niya, hindi naman daw kasi sila naman daw ni Barbie ay magkaibigan, so parang relax lang, wala daw opihan. Actually sila daw yung parang kinikilig naman doon sa apat. Ayan. Tapos sabi ko, so ano masasabi mo, kasi parang yung mga fans like yung mga Barda fans napaka ano pa rin, passionate. Kahit na alam na lahat na si Barbie ay meron talagang Jack, marami pa rin talaga nag-expect at nag-hope na kayo, na dapat kayo. At saka yung iba parang nagagalit pagka, di ba? More on nakikita nila si Barbie, halimbawa with Jack. Sabi naman ni David, naiintindihan naman daw niya yung mga fans. Gets naman daw niya. Pero ang pakiusap lang niya, sana naman daw maintindihan din and stop yung hate. Yun yung ayaw niya. Yun ang pakiusap niya, mensahe niya. Then, excited siya sa bago nilang series. Primetime series ni Barbie along with other Alden Richard, etc. Si Dennis Trillo ba kasama dyan? Dennis Trillo also. Ito yung Pulang Araw. So, very excited si David na alam mo, ang sabi niya talaga, ang goal daw niya dito sa Pulang Araw ay magkaroon ng best act.
Actor Award. Wow! Ay, wow! Sige, reaction ni Dean. Napag-ganon. Kaya na napawaw din ako. Wow! Oh, malay nyo, you'll never know. Sobra daw yung challenge sa kanya to at saka talagang ginagalingan niya. And yung role niya kasi dito is a Japanese soldier. So talaga nag-e-effort din siya na pwede naman talaga maging Japanese soldier, no? Dahil marami sa itsura. Gusto pa niya international. Grabe ka. Marami ka award. Nabibiling award doon, di ba? Ay, grabe! Ako naman, gusto mo? Ano? Isa-isayin ko? Hindi na. Pero, oy, hindi pa naman ito pinapalabas. Kaya din natin masasabi, malay nga natin. Para sabihin ni David yun, yes, na yung goal niya, di ba? Who knows, talagang baka kahit siya mismo nakita niya yung malaking improvement. Correct. Niya. Kasi nag-aaral din siya ng mga Nihongo. Kasi nga, he's lang. A Japanese soldier. Ay, grabe yung next! Gusto kong papurihan si David. Kasi yung mga artista, pag tinatanong mo tungkol sa ganyan, sinasabi, ay, hindi po, hindi kami nag-expect ganyan-ganyan. At least siya, honest siya. Correct. At matapang ina. Yung iba pa etchos pa, ay, naku, wala po. Wala. Ano lang, gusto ko lang po makapag-deliver ng ganito matuwa yung mga audience. At least siya goal niya. At saka hindi naman May pakulay si Richard. Hindi naman masama na maghangad. Lalo na kung artista ka, di ba? Tsaka yung maging challenge yun para mas galingan mo. Alam mo, nakikita ko dito. Kasi si David, kumbaga, dumating siya sa point na lalo na last year na-enjoy niya yung popularity. Correct. Siguro nandito siya sa this point time. Naman na gusto naman niya makilala siya bilang actor. Bilang magaling. Basta ako, believe ako. Ricardo Ney Lover, thank you, $49.99. Masipag siya. Masipag tuloy yung sinabi ko. Matapang siya sa pagsasabi ng gano'n. Alam mo, honest siya. At may napansin ako sa kanya ngayon. Ano? Medyo madaldal na siya. See? Saka sumichika na siya. Dati kasi yan, medyo ano yan saka na parang naparatangan siyang suplado dati. Yes. Sumichika na daw kasi. Sige na, go. Chumichika at nakikipagkwentuhan at marami ng mga naisichika na sasabi. Naku, ano? Part ba ng agency? Agency lang sinabi ko, ha? Agency. Sunod na natin. Ang lakas ng ano ko. Ang sakit. Grabe. Ito. Ang lakas ng audio. Si Angelica Kang, laplapa ng unang eksena with Ruru Madrid sa unang taping nila sa New York. Sa New York. Paglaplapan sa New York. Actually, ako nagtanong nito. Pero si Gadir. O, diba? Sa New York. Na-interview siya kasi sa ano eh. Sa yung Black Rider na ano. Diba? Si Angelica Kang. Wala man lang daw banding or what. Diba? Sa TV yun. Ako nagtanong nito. Ikaw ba nagtanong? Pag sabi ng interview ni Nelson Calas. Ano naman ginamit nila interview mo? Diba kaya lagi ka naman ginagamit? Anyway, ano kayo nila ba? Ayun nyo, basta parang ang pinaglalaano nila, yun ang panlaban kay Ivana Alawi na nasa Batang Quiapo. May napanood akong trailer na parang naliligo na hubog na nandudun sa ano. Diba? Nandudun sa parang daga, tapos paglusog niya na Okay, may I add. Bilang nandiyan nga ako ng media ko. So, si Angelica Kang ang ano, ang additional sa ikalawang yugto ng Black Rider. From Viva Max. Yeah, tinanong ko si Ruru. Sabi ko, so Ruru, ano naman sabi mo ngayon sa bagong ano, addition sa Black Rider na si Angelica Kang. Sabi niya, ano po, actually, grabe kasi hindi pa kami nagkakaroon ng bonding. Parang first time namin mag-meet. Talagang yung una eksena namin, kissing scene ka agad. Kaya talagang ganon. Eh, napaka-init ng venue ng MediaCon. Diba? Napaka-init nung time na yun. So sabi ko kay Ru, so Ru, mas mainit ba ang naging kissing scene nyo kesa sa kung nasan tayo ngayon sa panahon ngayon? Ang sagot ni Ruru, ay, mas mainit po. Ito si Angelica. Meron ako na-interview si Chester Grecia na taga Viva. Viva Max din. Yun, na-interview din namin yan. Lagi niyang ka-eksena si Angelica. Ang kwento nitong si Chester na Viva Max actor. Pwede mo i-coach yan, ha? Oo. Ang sabi niya, si Angelica daw, ano siya, very supportive sa co-actor. As in, tinuturuan ni Angelica yung kanyang co-star, ka-eksena, kung anong gagawing galaw, kung anong gagawing eksena para maging... Kung kailan ilalabas ang dapat ilabas. At kung kailan hahawak sa dapat hawakan. Kaya ang tawag nga nung actor, tawang-tawa nga ako, kasi ang sabi pa niya, tinuruan po ako ni Miss Angeli, or ni Ma'am, hindi, Ma'am pa nga ata, Ma'am Angeli, sigot sino? Pangilina? Ang Viva Max na yata itong usapan niya. Oo, pero sabi ko, Angelica Black daw. Black Rider ito, ha? Hindi, pero si Angelica nga daw, ano siya,
kumbaga sanay na kasi siguro siya sa mga eksena masiselan. So yung mga co-actor niya na medyo syempre lalaki medyo. Siya na ang nagdidirect. Siya na ang nagsasabi ganito, ganyan. Before daw isalang sa tunay na eksena. Pero alam nyo, positive para kay Angelica itong pagpasok niya sa Black Rider kasi kumbaga transition from as we all know naman ako ano yung mga roles niya sa Viva Max. Talagang bold or sexy o ganon. Pero yung magaling ng Martin. Totoo din naman. Pero at least this time mapapanood siya sa prime time. Mapapanood siya ng mga bata dahil marami din nanonood ng Black Rider. So magkakaroon siya ng ibang exposure. Tsaka mga eksena niya ang magagaling talagang aktor. Ba na alawi? Saan tinanong mo? No? Awa na! Kasi actually, nag-extend ako ng question. Sa kabila naman siya. Anyway, tsaka yung nagpaalam daw siya kay Bianca umalis sa kissing scene. Pumayag si Bianca. Wala naman daw choice. transparent daw kasi siya sa kay Bianca. Pero may remind ko lang kasi nung mga time ito, hindi ko alam kung ginawa ni Angeli dito sa eksena niya kay Ruru ha. Kasi sa Viva Max, ang mga eksena niya talaga, siya daw talaga ang nagsasabing kung komedila o kung mayroong ganito, gilagid or whatever pag nagkikipag-kissing scene. Hindi ko lang alam kung pinayagan dito or pinaalam niya ng ganun kay Bianca. Medyo off-cam? Ano mga ganun siya sa mga eksena niya? Game yan talaga. Si Ruru? Crush ko yan si Ruru. Alam nyo, hindi naman kasi po pwede yan. Una-una, nakatelevisyon tayo. Pero hindi naman makukunan ng camera siguro yun, no? Pag meron gano'n. Hindi maloka tayo kung si Ruru ang tumawid sa Viva Max. Bilang hindi nila magagawa sa Black Rider yung mga sinasabi natin. At maloka. Baka tumawid doon. At maloka kung dumating dyan sa sena niya si Bianca umalit, managasan. Ayaw ng parking lot sa Anik. Kara X Jagger. Talagang nabuhat ala Darna at magibag ng ganyan. Wala pang daho. Eto na eh. Ako ang ganda-gandang grabe itong balita mo, Mr. Fu. Jake Cyrus, kinumpara ng netizens kina Berting Labra at Koke. Grabe ka. Naman kayong netizens. Eh, ganito ah. Alam naman natin. Ayusin mo yan ah. Ako ni Jake. Correct. Eto naman. Alam naman natin kung gano'ng kagaling umawit si Charisse Pepenco at si Jake Cyrus naman. Correct. Kasi although magkaiba na yung boses, pero may ibang style ngayon si Jake naman. Cyrus. Hindi meron isang, hindi yan yung photo na yan. But anyway, may mga site na naglalabas pa rin ng mga old videos ni Charisse. Yung mga duet niya kay Celine Dion, mga guesting niya sa Oprah, sa Bongga naman talaga. Classic. Marami talaga nagsasabi na nami-miss nila si Charisse Pempenco. But of course, alam naman natin ang choice ni Jake Cyrus ngayon na gusto na niya ganyan na. So meron ngayon siya mga maliliit na concert sa ibang bansa tulad sa Japan. Meron siya parang maliit na lugar doon na nag-concert siya. Natuwa naman yung mga Pilipino. So medyo nag-gain kasi ng weight si Jake Cyrus. Tapos naka-gel siya na brush up. Tapos medyo lumaki siya, tapos naka-jacket siya, ganyan. So, may nag-comment na parang akala ko si Berting Labra. Parang hindi Gen Z yan kasi kilala pa niya si Berting Labra. Oo, tapos ang dami nakarelate, tapos hinashtag na si Berting Labra. So for the longest, nung mga 3 days, Berting Labra, medyo lumala. Paano naman niya hashtag si Berting Labra? Tegi na yun. Pero hindi, hinahashtag lang niya, Berting Labra. Sabihin ko pa naman, hindi ba nag-comment? Tapos biglang lumala from Berting Labra, yung iba naman cocaine na. So hindi ko na alam ba maya bukas kung sino na ang kamukha. But anyway, yun lang. Kasi siguro, hindi pa rin makamove on yung iba. Mas gusto pa rin talaga nila yung Charisse Pempenco kaysa doon sa Jake Cyrus. But of course, wala naman tayong magagawa kung yan yung magiging choice niya na yan. So, tanggapin. Kung hindi nyo kayang i-acknowledge at i-appreciate, dead man na lang kayo. O, yun din naman. Kung makapintas naman kayo. Hindi mo kami maluloko. Berting Labra. Sobra pati yung mananahimik na eh. Pangalan din na damay pa. Ang nakakamiss lang sa kanya yung boses niya na as Charisse. At saka yung mga pag nakapanayom ko siya na okay naman siya pagkausap mo. Napanood ko siya dati kay David Foster. Grabe na
napatayo talaga ako nung kalagitnaan ng kanta ng kanta ni Whitney Houston in fairness kay Charisse. Magaling talaga siya. Magaling talaga. At saka alalahanin natin nagbigay ng di man karangalan sa bansa natin niya kasi nakilala rin siya all over. Kaya siguro talaga may mga tao na nami-miss nila yung Charisse Pemenco lalo-lalo na yung the way she would perform. Yes. Pero tanggapin na rin natin na malabo na bumalik as Charisse. Malabo na. Kung hindi nyo na kaya tanggapin, dead man na lang. Huwag nang pinangalala. Ni kanino pa yung kinukumpara, no? Baka mamaya maging kamukha ni Jean, ni Mr. Fu, ni Ambit, ni Mirce Rose. Pangit na yan masyado kayo. May personal na kayo niyan. Yan yun na lamang. Diba? Kakaloka. Dahil dyan, ito. Angeline Quinto, tuloy ng kasal kay Nonrev sa April 25. Pinag-usapan na buntis na naman sa ikalawang baby nila. Ilang netizens, kinukwestiyon ang kapasidad ni Nonrev sa pagtataguyod ng pamilya, PhD. Ano ito? Ayun na nga. So, base sa aking nasaga, mukhang tuloy na yata ang kasal ni Angeline Quinto at saka ni Nonrev ba or Nonrev? Hindi ko alam eh. Parang kami dalawa si Angeline. Don't know them. Anyway, as we all know, meron na silang isang anak. Pero yun nga, alam nyo, nabasa ko na to eh, na di umano, buntis si Angeline sa kanyang second baby. Nabasa ko to sa isang, FB group or something na tapos, kaya lang syempre ang hirap kasing i-report na agad nang wala tayong katunayan, diba? So, until now, wala pa rin namang word from Angeline na she's having another baby. Iba na sa ano siya? What's wrong with second baby? Yeah, pero ano naman na kasi yun eh. Doon pa? Oo. Na-tape na yun eh. Ang alam ko nga, nag-last taping na yata. Yes. So anyway, ayun. So kung magkakaroon na siya ng second baby, wala namang masama. Oo. Dahil unang-una may asawa naman. Mag-aasawa pa lang. Ay, meron naman siyang partner. Meron na siyang partner at may una nang naging anak. Ang kinu-question ngayon ng mga netizens ay parang kinu-question nila yung kapasidad ni Nonrev or Nonrev. Sorry po, medyo hindi kami namin, sure sa tamang pronunciation. O si Non. O si Rev. Rev na lang. O yan. So, kasi daw, parang ang feeling nila na si Angeline lang ang kumikita o malaki ang kinikita. Ang malaki kinikita, nagkatrabaho. Pero siguro hindi naman tayo magkataka kung sa kanilang dalawa, si Angeline naman talaga ang mas malaki. Ang mas malaki ang kinikita. Because she's the celebrity, di ba? So, parang inaano nila na ako, nakabaka yan, papakasal o pagkatapos, sayang lang, baka ang feeling nila, baka magamit lang si Angeline. Pero alam nyo, mga kamarites, minsan kasi di natin alam kung ano yung priority ni Angeline. Malay mo, para sa kanya, I'm earning, I'm okay. Ang kailangan ko naman, partner. Correct. O yung partner siguro na baka naman napipil niya yung pagmamahal. Tsaka hindi naman natin alam yung chemistry nila bilang magpartner. At saka hindi mo masusukat yung pagmamahal pagdating sa ganyan. Correct. So, malay mo, may agreement sila. Baka may dynamic sila. Kasi di ba may mga house husband na ang tagal-tagal na nila magkasama sa buhay pero hindi naging issue sa kanya na yung lalaki ang nasa bahay. Maraming ganyan mga ordinaryong tao. Oh, yung mga tatay na iiwanan dito habang nasa ibang bansa yung mga nanay at nagtatrabaho. At pero syempre, alam na yun, meron pa rin talaga yung old or traditional na dapat si lalaki. Dapat si lalaki ang mas may income, si lalaki ang mas kumikita ng malaki, si babae yung mas naka angkla, kumbaga, kay husband. May issue siya ako dyan. Kasi dati, naging issue na yan. Noon pa. Si Nay Loli, inokray niya tong si partner. Si Rebo. Inokray niya. No? Ano na ba? Ganon din ang issue ni Nay Loli. Alam mo naman si Nay Loli, lumapit talaga si Angeline. Yung grupo ni Angeline, yung manager, tsaka si Angeline, kay Nay Loli. Nay, huwag namang ganon. Kasi alam ko, nagtatrabaho sa kasino yan eh. Parang may work naman. Nagpadala na ng something si pagkain lang. So, tawan-tawa ako. Tapos tinanong ko si Nay Lolit. Nay Lolit, sino na ang pinakamabait at pinakamagaling na artista at singer? Si Angeline Quinto! Pagkatapos niya, okay, ng bonggang-bongga ng isang episode. Parang alam ko yan. Tapos pumunta yung unang manager muna. Tapos, kaibigan yung manager, kaibigan ni Sneezy. Alam ko nga yan! Natatandaan ko yan! Tapos tawan-tawa ako. Tapos nagdala lang ng food na parang Japanese food na favorite ni Nay Loli. Tapos kinawa
kinausap ni Angeline si... Pinost pa yata niya. Pinost niya. Pero kinipwento lang po ito ni Mr. Fu na pag-aalala. Pero sa Marites, hindi ganyan kami ha. Na ano? Saloka na. Nabibigyan. Ay, babawin. Hindi naman. Diba? Kasi bigyan niya naman natin ng break. Uh-oh. O kung magpapakasal sila, be it. Andiyan, may anak. At sa mga ni Ma'am Shee, sa Quiapo Church sila ikakasal. O yun, why not? Pwede ba sa Quiapo? Diba? Diboto yan ng ano-ano na sa Reno. Angeline. So, bigyan nyo na yung kaligayahan. Now you know. Pero sana talaga magtagumpay itong kasal nila. Ano, walang halong yung etos, di ba? Di ba? Sino ba naman ang gusto magkahiwalay, di ba? O, di ba? Hindi ko alam. Yung mga Martes sa ating... At mga Martes, ang susunod nating Chika and Chika of the Week brought to you by Amigos Segurado! Walang nagasulat. Walang nagasulat. Ito yung mga Marites. Hindi, kailangan niya munang sabihin. Ayun, dahil mahalaga nga po na nararamdaman ng inyong aruga, kaya kahit nasa ang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Ayun. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo products. Yes, mga kamarites, i-check out niyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Kasi talagang kakagulatan tayo dito. Ano sa mga? Nagulat ako sa medyo turo-turo. At ano pala? So, asa na? Kulang pa ba yung tao? Ay, dako! Ito. Si Seth Pedilin, binabatikos dahil sa pag-like, sa hate comment kay Andrea Brillantes at hindi na niya ma-access ang kanyang YouTube account kahapon. Sunod-sunod na yan, ha? Ito po, isa pa. Kung narin po niyan, Jay Davansado, umamin sa naging gusot with Francine Diaz. At ito pa, ano? Si Andrea Brillantes, dead man lang sa Jada Francine issue. Isasayin mo na natin. Magkakakonek yan, ha? Yes. O, ikaw muna kay tungkol kay Seth. Si Seth nga, sa bla, ano niya, meron kasi nung isang nag-comment na kaliwete. Parang kaliwete si Andrea. Diba? Parang sinasabing marami nang naging lalaki or something. Ito nga, sabi niya, nangangaliwa. Parang nag-comment siya na nangangaliwa, tipong gano'n. Siyempre, di ba pa, nagkaroon yata relasyon yung dalawang yan, di ba? Before, yes. Diba? Nagkagulo-gulo nga sila, di ba? Bakit? Sino kaagawan? Bakit sila? Sina Francine? Yung Francine yan. Friend, so, para makunek-unek lang natin. Then, ang original love team kasi, si Seth at si Andrea. Tapos naging sila din. Kaya nga may Seth, Drea. Naging sila. Pero mas nag-click kasi yung Francine tsaka si Seth. May pelikula sila ngayon. Nagkagulo-gulo sila. Naging Francine at Seth. So anyway. May pelikula sa ngayon si Seth tsaka si Francine, yung My Future You ng Regan. Ngayon, yung parang negative na yun na comment na yun, ni-like you ni... Set. Yes, Francine like Set. Kaliwa, ganun. Ni-like. Yes. So, ewan ko siguro may nag-report sa YouTube account niya. Kaya yun, hindi na niya makikita. I'm sure nakakita yun ng mga netizen. Ayun na nga, nakakita na naman yung mga netizen. Kung, eagle eye. Mabilis sila maka... Pero alam nyo, eto yan ha. Pwede din namang hindi si Seth mismo yung nag-like. Nag-report yata yung fans. Yun na. Yun na. Usually, yung mga YouTube... Parang ni-report. YouTube, mga ibang hindi. Pwede kanya sa yun. Twitter, pero possible na may admin yun. Baka mamaya yung admin ang napalag. Admin ng kanyang page. Yun ang possible. Pwede rin naman kung sasabihin ni Seth na hindi pwede, siya. Pwede, pero pwede rin si Seth. Kasi siya lang sila lang ang makakalala. May access. Pero paano, parang dapat mag-ingat naman yung admin. Ba't naman niya? Hindi, alam nyo, it happened. Minsan, admin. Alam nyo, meron din na politiko to. Alam mo to, kilala mo to. Politiko, bigla siya nag-comment. Sa Twitter naman to dati. Na ex na ngayon. Remember? Nag-comment siya dun sa hanas ng... ano ba to? Jowa niya, di ba? Ay, de.
Dati, parang nalilink sa kanya before. Okay. Tapos nag-comment siya. Oo. Di ba naloka? Oo. Yung politiko. Kasi na, hindi yung politiko. Hindi naman siya ang mismo. Yung admin ng kanyang yes. Twitter account. Pero si politiko pa rin at saka yung ano, di ba? Hindi naman sila naghiwalay din. Pero nag-comment nga ng ano. Nakakaloka naman yung mga admin na gano'n. Hindi, kaya mag-ingat siya pag may admin ka. May mga ano, di ba? May mga ano eh. Nadadadala sila sa kanilang achuchucho. But anyway, kaugnay na chika niya. Yes. Eto na nga kasi pinag-usapan natin. Si Seth, Andrea, Francine. Ito naman pa lang si Andrea at saka si Jada nagkasama, Jada Avanzado, nagkasama sa isang event, Hollywood something na para namang maplisabi naman ang paliwanag ni Jada is gusto niyang makilala pa or mas malalim ang kanilang pagkakakilala sa isa't isa. Nagpa-picture dito kay Andrea na ikinasama ng loob at inaway siya nitong Francine. Kasi nga, may issue na nga si Francine saka si Andrea dahil kay Seth. Di ba? So, inamin ni Jada Avanzado na yes, inaamin daw niya na talagang sumama ang loob sa kanya ng kaibigan niya kasi supposedly, ang close talagang magkaibigan si Jada at saka si Francine. Ay dahil lang sa eksenang nagpa-picture lang with Andrea, inaway siya. Nagalit sa kanya. So hindi na sila friends? Ay, hindi naman friends pero nalamatan. Dahil, di ba alam mo si Francine sweet-sweetan, di ba? Pero hindi mo alam na magagaganon pala siya. Habang sa kabilang dako, dead ma lang si Andrea. Kasi pinag-uusapan siya ng everything. Ang tanongin si Francine about yung ang set. No comment ang sagot ni Francine. Jada. Na siya rin naman naging sagot ngayon ni Andrea. Doon sa issue. Dead ma lang. Wala nga no comment, basta nag-dead ma lang siya. Diba? Kahit hindi nagsasalita sa Andrea, iba no? Kinakapitan ng issue? Ay oo, grabe. Diba? May pagkapit na nagganap. Alam mo, Andrea, makabagong you love her? You hate her. You hate her, you love her. Okay. Hi! Ako. Yan diba? Po, ang ating Chica Duig brought to you by Amigo Segurado! Hoy, kala ko wala nang research. Ano? Kulang pa ba ang pabangin naming chika para sa inyo? Pwes, we got you! Simula ngayon, pwedeng-pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified marites. Magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kaya kung gusto niyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwedeng-pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang iniintay niyong mga kamarites? Mag-avail na kayo! Back to reality. Ito. Ito man, Darren Espanto. BFF lang si Cassie. Pero bakit biglang umamin ng something with Kylie and Jada? PhD? So yun na nga, parang nagkasunod-sunod naman itong si Darren. As we all know, nireport na nga natin last time, sabi ni Darren, BFF lang sila ni Cassie Legaspi. Pero kasunod nun, inamin niya sa guesting niya kay Kuya Boy na naging girlfriend niya si Kaylin Alcantara, di ba? Tapos with Jada, parang ganun din, na nagkaroon din sila ng something or what. So parang sinong nauna? Para feeling ko yung Jada. Bago yung di parang Kaylin ata. Parang Kaylin kasi baka kasi mas parang bata. Si Kaylin ata nag-ABS ba si Kaylin nung bata? Doon ata. Analisa day sa mga babagets pa. Mas bata pero pa sila. Pero si Jada din naman bata rin naman ang mag-umpisa. Yeah, pero ito nga lang. Nakakaloka lang. Baka naman playmate lang sila ni na Darren. Playmate? Anong nilalaro? May bahaya. Ang kino-question nga, bakit daw parang bigla ngayon ang ino-open ni Darren itong mga to? Ang dami-dami niyang girls. Yes, itong kay Kaylin mula to dahil nga sa guesting naman ni Kaylin sa It's Showtime na humirit si Kaylin ng kasinga. Na sinundan naman din ni Darren ng kasinga. Tapos sinagot ngayon ni Darren sa Fasto na kasinga naging kame. Ayun. So, ang dating lang parang anong meron? Ba't biglang inaamin ngayon? Tapos biglang si Cassie naging
kumbaga sa ano, friends, na friend zone, parang ganon. Although yun nga, friends lang talaga sila. Best of friends pa nga. Maniwala kayo, BFF mm-hmm. lang sila. Oh, kasi oh, I have a very reliable friend. Ang alalahanin natin, hindi lang din, pati si Jillian Ward, nakipag-sweet-sweetan din kay Darren. Pagkatapos, alalahanin din yun yan, on cam, nakikipag-emotan pa rin siya doon sa Don Bell kasi siya yung katriangle doon sa Can't Buy Me Love. Pero parang gumibap na siya ngayon. Ah, ang dami na, parang ano, pinupus na kasal. At ano tayo? Ang spoiler! Kasi malapit ka na matapos. Hindi pa na tatagpuan. Challenge siya! Ang pumatay kay Divine. Oo, nakakabwisit. Ang bida sa lahat si Divine. Totoo. Sabi nga ni Shaina, parang one day or two day taping lang yata siya. Pero the whole show, sa kanya umikot ang kwento. Sorry, sino si Divine? Si Shaina Magdaya. Kailang si Mercy. Leharde. So anyway. Hindi, siguro parang ang ano lang, ang hirap sabihin ito ha, pero sabihin ko na, may although nababasa naman natin sa mga comment, parang ano daw ba itong pag-amin ni Darren na to, para daw ba itong in a way pagtakpan, quote and unquote, yung mga ginagawang issue sa kanya na kesyo pinagdududahan ng kanyang sexuality. Binabahagi siya ng The Becky. Parang ganon. Kaya daw ba umaamin ngayon? May mga ganong comment. Pero let's give the benefit of the doubt kasi hindi naman siguro aamin si Darren dahil pwede siyang ano, pukpukin ng microphone ng dalawang correct. Yan. Kung hindi totoo, no? Hindi naman umumukpok ng microphone yung dalawa. Humahawak ng microphone. Singer siya mga yan, pero hindi naman umumukpok. Humahawak, marunong. Pero ako, in addition to that, feeling ko, nag-iingay itong si Darren. Kasi nga, may upcoming concert siya sa June. Sa Big Dome, sa Araneta. Ang taray ng Big Dome. Solo talaga yan? Solo? 10 and 10 year, di ba? Solo concert. Taray ng Big Dome. Siyempre may mga guests. Pero siya siyempre yung pinakamaganda. Kaya ang daming dapat ingay. Masustain yan hanggang June. Malay mo naman, bisitahin tayo ni Darren dito para i-promote yung kanyang concert. Why not? I-dare mo ko. O yan na, ayan na naman. Diba? Darren Espanto, hindi Eva Darren ha? Darren Espanto. Diba? 10th year. Kailan mo si Eva Darren? Oo naman. Magaling Eva Eugenio rin kilala ko. Eva Eugenio. Eh kasi si Darren ang pinag-usapan. Ikaw naman si Darren. Pero yun nga, maaaring nag-iingay nga. Hindi tama, hindi magsasalita kung hindi naman ano. Pero ako more of the concert ito eh. Parang kanina siya pinakabagay dyan sa photo niyang yan. Wala lang. Alam mo ko na to ang buhay. Tingin ko ha, bagay sila ni Cassie. Ah, talaga? Physically. Bagay din naman sila ni Bella. Mag-comment. Kita mo, nagre-react ng mga Don Bell. Nagagalit si Diego. Diego nagre-react doon sa ko. Di sige, bagay sila ni Donnie. Si Darren tsaka si Donnie? Ay, ayaw niya nang doon eh. Grabe ka naman! Si Bingo tsaka si Sher. Si Bingo nga tsaka si Snoop eh. Ano ba yan? Bingo and? Hindi, si ano? Ano ba ito si Diego? Ano si Diego? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ni Darren doon sa Can't Buy Me Love? Stephen! Oy, pero hindi siya true. Hindi, aminin nyo. Bagay talaga physically si Darren at si Cassie. Pwede. Kaya ako mas gusto ko si ano, Darren tsaka si Wala dyan! Wala nga dyan si ano eh. Ayaw nyo? Mm-mm. Ayaw nyo kay Darren? Next na daw. Mag-guess dito yan no? Ako nga hindi ako nababagayan kay Cassie tsaka kay Michael Sager eh, physically. Tahimik ako. Sige na nga. Hindi ako nababagayan physically. Sige na din. Ayaw Michael Sager tsaka kay Cassie. Mas nakikita ko yung physically nila Darren at Cassie. Talaga. Kanina si Andrea tayo lang, ngayon si Darren. Siguro counterpart ni Andrea si Darren talaga. Si Darren na lang tsaka si Andrea. Okay. Tsaka yan. Parang big, ayan, nabi na nga. Ayun, may mga pagbasag na naganap. Hey, we already have 1.4 live viewers. Thank you so much. Pakisya mo na din, ano ba? Heto. Marco Gallo, pagsisilbi ang love language kay Heaven. Mario Joseph. Diba? Masarap ng pakainin eh. Diba? Tsaka lumaki si Marco, no? Lumaki. Lumaki. Parang lumapad yan, no?
Parang naging buff. Hindi kasi sabi niya sa pagdadaya ay sa pag ano ba tawag pa workout. Workout. Mas protein ano daw siya ngayon. Para ma-proteina siya ngayon. Correct. Oo. Plus proteina siya ngayon. Plus sarap na sarap siya. Sa lahat ng pinapakain sa kanya ni Heaven. Dahil nga meron siya silang movie again. Men are from Quezon City, women from Alabang na hindi kayo dumating, di ba? Pakulo lang ang tingin mo. Oh, hindi pakulo yan, totoo yan. Magjowa sila, di ba? What you see is what you get. Magjowa sila, pero ang alam ko nga, may umapila, parang may hindi, may agres. Kaninong side? Sa side ni Heaven. Di ba? Diretsuhan na sa side ni Heaven. Sa side ni Heaven. Oh, di ba ilang beses na? Oo, di ba? Na-blind item na nga natin eh. Itontuwa si Heaven pag nagsisilbihan siya ni Marco. Like, meron siya, yung sapa, yung chinele sa taping, nadumihan lang, pa niya, nililinisan ni Marco. At saka ginagawa ni Marco yung pag may mga camera. At saka gumagastos siya ng ano, ng 30,000 sa Grab. Wow. Para lang makita si Hebe. Kasi 30,000? Aman. Ah? Kasi hindi siya, hindi siya sanay dito sa MRT, LRT dito. Wow. Unlike sa ibang mansa, di ba? Sabi niya yun na, di ba? Gusto ko yung ano yung 30,000 a month for Grab? Araw-araw 200. Oh. Take it from there. Bakit ganun yung tugtog? 20K a month. Sabi niya, di ba? I'm not... Ayaan nyo na. Ayaan nyo na, di ba? Ayaan nyo na ako 30K. Kung naman ang sabihin, di ba? Hindi nila ibigay dito. Oo, accept na lang natin. Accept. Pero pogi yung Marco, ha? Oo naman. Artistahin talaga siya. Pero iba rin naman din yung datingan ni ano, Heaven. Alluring. Pero pag ano, at saka lalahanin mo, magaling umarte. Parunong umarte. Magaling. Best actress yun, ha? Ano pag walang make-up? Oo, hindi masyadong ano. Ay, gano'n naman ang mga artista. Hindi lahat. Meron mga ang gaganda kahit walang make-up. Tapos si Rose, ang gandaganda kahit hindi nalang make-up masyado. Correct. Walang make-up po si Miss Rose. Don. Don Parillas. Ano ang dito niya? Parillas. Nagtitinda na kasi siya nag-ihaw doon. Sa Antipolo. Sa Parillas. Sa Parillas. Nagamit Parilla pa rin, di ba? Ano ba? Sige na nga. Ano ba kayo? Kebad sa ugly issue at sa reaksyon ni Mo Twister sa anak ng politiko na nagselo sa kanya dahil kay John Lloyd Cruz, PhD? Ayun nga, sinabi ni Kay na ang tingin niya sa sarili niya for the longest, ugly siya or pangit. Na uglier version daw siya ni Iza Calzado na di umano ay comment mula kay DJ Mo Twister. Noong araw. Pero alam nyo, kilala ko kasi talaga si Kay personally. Kahit dati pa, si Kay, napakahusay na actress. Ang ganda-ganda ni Kay. At maganda siya. Pero ang tingin niya sa sarili talaga niya, wala yung confident. Feeling niya talaga di siya pretty. Feeling niya di siya magaling. Mm-mm. Feeling niya wala siya masyadong following. When in fact, ang dami niya mga fans. Tsaka magaling siyang artista. Yeah. Magaling siya. Pero si Kay mismo sa sarili niya, wala siyang ganong confident. Yeah, kaya hindi ako nagulat doon sa sinabi niya kay Kuya Boy. Yeah, panood natin yun. Uh-oh. Then, siguro, nakarating na kay Mo, kasi may mga nambabas daw kay Mo. Dahil sa sinabi niya na ugly Siyempre, si Kay. Siyempre, di ba? Non-mo. Pero si Mo. Pero ipagpatawad mo. Andiyan dyan pa ba si Mo? Yes, meron siyang podcast. Magpatawag mo. Hindi ko na panood yung mismong explanation ni Mo. Pero alam ko, ginest niya si Kay recently. Tapos parang, kung tama ako, parang inamin niya ni Mo na nagka-crush siya kay KB po. Yung pali. So parang nilinaw niya yung tungkol dun sa issue na yun. At saan nag-guess pa si Mo Twister ng mga ano bago? Oo. Talaga. Pero, ako rin nagulat din ako, meron pa pala siya. Di alam ko na may podcast, pero hindi ko... Na, alam niya, totoo lang ha. Hindi siya nawala. Siguro dahil napafollow ko si Mo, nakikita ko kahit na umalis siya ng bansa, tuloy-tuloy pa rin si Mo. Then, meron pa rin siya na parang from the US. Yes. Meron pa rin siya sa Magic 89.9, I think. Tapos may podcast siya. Yes. Pero hindi ko alam na nag-guess pa rin pala siya. Yeah, pero ito, bias room siguro kung paano correct, man. Kasi gano'n. Tsaka siguro nagkaroon ng issue nga, nag-ingay, kaya nai-guess niya si Kay. Yes. At linaro ang kung ano man dapat lang. Kasi ngayon, may mga guesting si Mo Twister noong araw, yung mga luma na, nakikita mo sa TikTok. Yeah, diba yung mga naging statement ng isang artista laban sa isang artista. Nung mga bata-bata pa sila, alam mo naman, pag bata yung artista, mahanash, diba? Yes. So nakakatawa kasi, sinabi pala niya yun. Pero ako na biktima ako dyan, ha? Sa totoo lang personally, believe ako kay Mo as interviewer, as... Magaling naman siya. Saka may makukuha ka talaga sa kanya, hindi siya takot. Yes. Actually, that's the word, hindi siya hindi takot. Hindi siya takot, yes. So, okay, bongga yan. Misinterpreted lang din siya ng bongga-bongga, yun.
then, nagsabi din siya tungkol sa nung time daw na break na sila ni John Lloyd Cruz, kaso may tabing ilog pa, parang ilang siya kasi may nagsiselos daw sa kanya na girlfriend that time ni John Lloyd. Na kasi tinabi niya kasi yung clue na anak ng politiko. So lahat ang naging pinpoint kay Shara Soto. So ako talaga medyo nagtaka ko dito kasi yung mga panahon na yan medyo alam ko yan eh yung love life nila nung panahon na yan. So ang alam ko after ni Kay, meron naging girlfriend si John Lloyd na artista rin at saka non-showbiz. Kaya hindi ko alam na si Shara Soto ba yung pinariringgan ni Kay. Kasi yun lang yung alam ko din na anak ng politiko. Yes. Yeah. Although, nilinaw naman ni Kay na parang naiintindihan niya yung girl na nagsiselos. Kaya daw may time daw sila na magkasama sila sa tabing ilog. Hindi na sila masyado lumalayo sila sa isa't isa. Pero ang hirap daw kasi syempre, kay Xena, yung mga roles nila doon, Rovi and mag-asawa ro sila sa tabing ilog. Pero in all fairness to Shara and Kay, kasi nakausap ko na si Shara tungkol dito. And ang alam ko, parang miscommunication yun nangyari. Kasi they are super okay now. Hindi, at saka mga bata pa talaga mga sila. Mga bata pa, ngayon they are super ngayon, okay. Ngayon, nung mature na sila, wala na yun. Minsan nagugulat din ako, parang pangit ang pag-usapan yung mga ganong nakaraan mo na, tapos may pamilya na yung isa, Sabi ko nga, dalawang dekada na yata yung nakalipas. Nauungkat lang, pero dito sa Marites naman, binibigay din po namin sa inyo, para doon sa mga nakakaalala pa, at kagaya nga ni Rose, naalala niya nung mga time ng ganito, hindi be it, at least klaro. Hindi ba alam na naging cast member si Rose ng tabing ilo? Yes! Diba? Mga ano ko yan? Mga alaalaga, mga anakis. Oh, sige, balitan naman natin tungkol kay Romel Padilla na itinangging may hanas siya laban kay Catherine Bernardo. Hanas na naman? Hindi. Alam mo naman ngayon, maraming fake news. Kasi diba, last time na balita natin si Tita Annabelle, meron siyang art card na parang akala mo, pinost talaga ni Tita Annabelle. Kaya nag-react si Rufa. Ngayon naman, si Romel na yung nagsabi. Na kasi parang sinasabi dun sa Hanash na parang ba't ka pa magtataka kung may ibang babae si Daniel? Si Daniel. Eh, gwapo yung anak ko. Pwedeng sabihin niya. Pwedeng sabihin. Pero sinabi niya sa kanyang Facebook account na fake news yun, hindi niya yung sasabihin. Yes. At binalaan niya yung kung sino man ang gumawa nun na pwede silang managot sa batas. Kasi siyempre may cyber libel or cyber camera. Cyber libel. Na pwedeng kasuhan yung tao na gumawa nun. Lalo na kung ma-pinpoint niya na kung sino yung gumawa nun fake na. Kung saan ang galing yung link na kasi yan. Kasi grabe yung pagkakahanas. Hindi kasi very Romel. Pero pwede kasing paniwalaan. Kasi nga very Romel yung statement. Bakit ka pa nagtataka na may mga babaeng lumalapit sa anak ko? Eh, gwapo yung yan. Anak ko. Pero alam mo, na nabasa ko rin yan. Hindi ako nagkaroon ng second thought na pwede posible. Hindi yan si galing kay Romel. Kasi na hindi na posibleng galing. Oo, parang wala lang. Na parang Padilya kasi ang pagkakasabi. Pero siya na mismo nagsabi na hindi. Habang ito yung pinatututuhanan natin na ang Tito siblings ay mga certified Marites. Kaya maraming salamat sa Vertido siblings. Maraming salamat. So anyway, natawa nga kami dyan kasi nga, di ba, sabi nga ng mga netizen dyan, kung si Carla nga, hindi nga nagsasalita na ganyan kasi alam na ikasisira si Romel pa kaya. Yun naman yung nakakagulat na, pwede nga Rama, bakit naman sisirain ni Romel yung kanyang anak? Ang haba nung hanas. Sabi ko official yata si Romel, di ba? Ngayon? Oh, parang karantin. Hindi ko alam. Sa Nebesi. Ay, ganun. Oh. Ang post na ito ay scam. O, yun lang. Huwag mo follow. Fake news, don't believe and spread it. This is responsible for the... Yun na. Yun lang naman. Jerry Corozales, trending sa Sandal Pader Pose. Hindi lang nagmamandali magka-love life. Is there food? Oo, ito, hinahanap ko nga. Merong shampoo, ayan. So, kasi kaya naman siya nag-trending dahil nag-comment si ano. Sandal ang ulo mo sa pader post na ang nag-comment dyan si Drew Arellano. Ang sabi ni Drew si Arellano. Si Drew! Oo, sabi niya, bakit kapag ako ang sasandal sa pader, mukha akong ipis. Sabi niya. Di naman! Stop making us look bad. Sabi ni Drew. Tapos si Ryan Agoncillo, ang sabi niya, yung napasandal ka na lang ng ulo sa padel sa sariling kapugian. Wow! So dahil dyan, syempre, natuwa yung mga netizen na parang, ay, oo nga,
pogi niya. Parang, tsaka mahilig si pogi Jerry. Pogi naman talaga siya. Pogi naman talaga siya. Tsaka yung, may mga, katulad niya, simple lang yan. Yan nga parang pictorial pa eh. Oh, I think. Oo, mukhang pictorial pa yan. Pero may mga post din talaga siya na simple lang. Minsan nga kumakain lang siya ng, ano, ng kanin. Kanin and ula. As, ano, parang beef, tas ula. Tapos ano lang, wala siya sinasabi. Video naman to. Ibang klase yung dating. Hindi siya naka-makeup. Wow, so, funny Jerry. Pogi-pogi yung mga tao. Pogi naman talaga. Pogi naman talaga. Tapos bigla sa isang, ano, sa isang event na tanong siya. Kasi nga, di ba, nalilink siya kay Katrina, sinasabi ng niligaw. Ang sagot niya, parang, yung kung love life lang naman din, it's niya, too early for that. Yun ang sagot niya. Kasi niligwak na siya. Yun ang latest. Ay, wala. Wala, niligwak na siya. Ang magulit kayo sa comment ni Diego de Quino. Pogi yan si Jerry Corrales. Parang ako lang din yan. Sabi ni Nino, ni Diego. Dahil alam, dyan. Hindi ka rin nahulog yung ano. Nahulog si, ano. Nahulog talaga. Nahulog yung cue cards. Nakakaloka. But anyway, yun na nga. Dahil siguro sa mas pinapaboran ngayon itong tambalang Catherine at Alden, medyo nag-lay low siya ngayon. Dahil nagbiglang ang pinopromote niya ngayon yung mga upcoming projects niya sa Star Cinema. So, marami, tapos marami. Sinabi pa niya na gusto niyang makatrabaho ulit si Catherine, si Christine Hermosa, Catherine tuloy. So ibig sabihin, kaya niya nasabi na it's too early for that dahil ligwak na siya. Oo, yun ang balita. Pero parang hindi na siya too early kasi ang tagal na nilang break o hiwalay. Oo, nung kanyang nung pandemic. Hindi, parang ang sagot niya, too early for that, yung love life, parang yun ang sinasabi niya. Eh, naka-move on na siya. Baka pero, ano, nang ligwak. Naku, ayaw ng 1,600 live viewers! Yay! Salamat! We love you, super! Habang ganito lang tayo nagkakwentuhan, may 1.6. Diba? Walang ka-effort, charot lang. We love you all po. Thank you. As in, dagdag kayo. Ito na, may nagtatanong tungkol kung may balita na sa Bulaga. Ito na po, it Bulaga, hindi totoo magsasarap. Professor? Kasi nga, kumalat yan. Last week, ngayon, di ba, na di umano dahil nalulugi na, walang advertisers, parang hindi rin naman hindi na nambit o hindi na generate yung ini-expect ng TV5, MediaQuest at yung mga nagpapatakbo. Kaya sabi nila, may mga kumalat na magsasara na. Until, when was this? Monday ba to? Or ano na, biglang hindi nyo pinakita dito, sumagot talaga si Senator saka si Joey. Si Sir Joey pa ba? Oo, talagang may emote siya doon na may pinatutungkulan siya, may pinatamaan siya, na sabi niya na kasi di ba nag-post siya na ang Itbulaga ay kasama doon sa parang 10 yung world's longest kennel. Yeah, longest number 5. Yes, top 5. Diba? Kaya pero na, ano siya, sabi niya parang nakapagsalita na naman siya nang sabi niya, umabot man lang kayo ng 15 years baka lumuhod pa ako sa harap ninyo. Tapos biglang sa bandang uli sinabi niya, mag 45 years muna kayo, blablabla na. Syempre ang mga netizen nag 1+1 ang pinatatamaan syempre yung katapat showtime. Nilang showtime na wala naman siguro sinasabi tungkol dun sa pagsasara. Alam mo, sorry, parang na-feel ko tuloy dyan nung nabasa ko yan. Parang aso na tahol ng tahol pero wala namang tinatahulan. Or kumbaga, wala namang nakikipagtahulan. Mm-hmm. Pero parang tahol ng tahol si Joey De Leon regarding that. Although, alam ko nga na may mga parang blind item o may mga lumalabas. Actually, may mga lumabas na mga chika. Yun nga raw. Pero yung tinatahulan kasi niya, yung katapat na show. Kasi, alam ka na masabihin mo sa isang netizen na mag 45 years ka muna. Sino lang ang pwede mo sabihan noon sa ngayon? Edi yung katapat mo na it's showtime. Na kumbaga, hindi naman to bilang pagkatanggol sa showtime kasi parang sa issue lang na to, parang wala namang parinig or anything. Although, diba? Syempre, sila talaga meron silang ano, paano ba? Meron na kasi mga istorya before na may mga ganung chuchu. But the thing is, wala talagang direkte. Pero ito kasing issue na to. Ito. Ang kino-question dito, aminin natin is na network itself, TV5 din, diba? O yung ganyan. So, bakit kailangan i-bato sa katapat? Again, ngayon? Ang tingin ko dyan, Oge. Ay, Oge tuloy. Sino si Oge? Si Oge. Eugene? Oge! Domingo! Again, parang feeling ko, yan yun dahil sa competition na yung tapatan, parang sige nga mag-generate kayo ng kung anong baka ingay-ingay lang din ito. Alam mo yung mga ganun eh. Ako naman kay Sir Joy, parang he always takes pride on the achievement of Bulaga. Wala naman question doon. Siguro kaya niya nasasabi yun because he has this pride of
of saying... At hindi natin inaalis sa kanya. At hindi natin inaalis sa kanya. So parang sinasabi niya na, oh sige, mag-ano muna kayo. Parang inaano niya na wala pa nakakarating doon sa narating achievement na ng ED. Alam mo, pero siyempre, baka wala naman na talagang makarating. Wala talaga. Aminin na natin. Kasi iba ang dynamic ng television, no? Iba ang noontime show, no? Correct. So kahit naman siguro ang it's showtime, baka nga sa kanila, ilang taon ba sila ngayon? Hindi tayo sure kung parang ilang taon sila. Parang 15 na nga sila, di ba? Hindi ko alam. Hindi pa. 15 na pala eh. Paano kailangan ng lumuhod? But anyway, hindi ko sabihin, hindi naman natin inaalis yun eh. Kumbaga, nasa history na ng television. Ganun lang talaga. Ang Itbulaga. Ganun lang talaga siya. Alam natin yun. Ganun talaga si Sir Joey na parang kapag may mga ganyang issue, he takes pride on the Bulaga. Kapag kailangan niya sumagot, sasagot siya. Iba kasi yun, you took pride. Iba rin yung parang naghahamon ka. Ngayon kasi may hamon eh. May hamon na. May sige, umabot lang kayo ng 45. Sige, maka-15 kayo, luluhod ako. Pero ganun siya lagi. Ganun talaga siya lagi. Pero ang ano ko nga lang, parang tumatahol ba ngayon tong kabila sa particular na issue na to? Parang hindi naman eh. So baka... Sige, go. Na kumbaga, hindi naman tumatahol ang kabila ngayon eh. So parang pwede niya sigurong ang patungkulan kung yung mga netizens or kung mga media ang nagsasabi noon. Sinabi ni ganito yung kabila. Kasi lumabas kasi. So parang nag-react lang din siya. Pero gusto ko nga isipin na parang wala, nag-iingay lang siguro sila dahil parang masabi, may competition. Competition. So although, ano to, may opposite reaction, ang opinion, sa Reddit, may opposite reaction yung Reddit, di ba? Pero hindi ko alam kung ano yan, dahil babasahin ba natin yan? Nasa YouTube daw. YouTube, nandun sa'yo. Nasa live chat? Sa comment? Sabi ni Soliel Torres. Na-misinterpret niyo po si Sir Joey, pinapalinggan niya is yung isang YouTube channel nagsasabi na magsasara yung show from the source daw. Hindi po ang showtime. Ang dami sa TikTok, hindi naintindihan. Pero hindi. Hindi po pwede kasi yung YouTube channel ang paringgawaran directly na umabot man lang kayo ng 15 years, luluhod ako or 45. Yes, kilala natin si Joey De Leon. Yung YouTube channel lang ano. Ayun nga. Nagsabi nun, hindi yung YouTube. Hindi yung YouTube ang nagsabi. Hindi, baka there's a show in YouTube na nagsabi. Kaya nga, tama. Yun ang pagkaklaro. But then again, tama. Kami ni Rose, ang stand namin. Sana, dinirekta na lang ni Joey. Hoy, kayong YouTube channel, kung ano ka man dyan, huwag ka nagagaganyan. O kung halimbawa, media to. Umabot ka muna ng 15 years. Correct. O kung isang YouTube content creator to, sabihin mo yon. Kasi ang dating talaga, ang parang binabark mo, pero itong katapat. Pero bakit kailangan patulan pa niya yung ganun kung YouTube channel lang yun? Actually, de. I mean, kung hindi naman legit at official. Oh, ayaw ko sa kay Joey. He's not Joey De Leon for now. Kailangan natin Joey mapag-react. Pero, minsan kasi, the more ka na nag-react, parang ang dating, ay, may kinaka-react, di ba? Ay, ako, Manong Joey, matagal ka na namin iniimbita po rito. Dahil dyan dito, Joey, ayaw niya natin Joey. Sir Joey! Sir Joey! Punta ka na dito. I promise ka sa amin last time. Nako, si Sir Joe na may kilala kay Sir Joey. Yun na, pinuntahan na nga namin yun. Talaga, pinuntahan na nga namin yun. Hello na ba? Nakita nga namin yung isang artista na. Ayaw na naman! Ayaw na naman! Sino? Mabait naman yun. Oo, tsaka hello, maganda. Baby natin. Maganda pagkapalaki doon. O, siya yun na. That's beside the point. Ito. Ito na pinakalala na sa Madlang People, ang Sparkle Summer Boys na mas pinatindi ang tag-init dahil sa mga pag-uha. Ay, nako! Alam mo, wala akong itatapon dyan. Meron lang akong itatabi ng konti. Tabi ka muna dyan. Ito muna ako. Ito si Yasser to. Yasser Marta. Nako, may kilala ka dyan eh. O, marami. Si Tiziano Kelvin, Favorito Pano. Sino pa? May ilan dyan. Si Jeff Moses. Nako, pinagpapawisan si Ambet. Si Royce! Panggitin mo si Royce! Si Royce Cabrera! Si Royce Cabrera! Tapos, merong foreigner dyan na ano. Si ano, Vince Maristella! Si Vince Maristella. Sino nga ito? Itong may balbon? Si Yasser. Yasser. Ano pa si Jeff Moses, yung best actor sa isang festival? Si Derek ba yan? Hindi. Si Kelvin! Si Kelvin! Si Kelvin! Kevin!
Kevin. Uh-oh. Kelvin Miranda. Kelvin. Oh, pero ano naman diba? Pa? May video sila diyan na. Nililigaw ng konti. Diba? Ito si Rahil. Si Rahil na ano. Ang cute din nung naka-black. Nasa ano? Siya lang ang at saka si Wa. Sana nilagyan ng mga pangalan sa baba. So anong drama nito din? Nakalala ko merong, di ba, may sparkle tint. Mga girls, napaganda. Oo, mga sexy. Ito, sabi mo, may counterpart. Sa'yo nilagyan ng mga pangalan para mas bongga. Grabe, Makikipag-basketball ako. Ang nag-guess ko dyan sa WTFUC, Kelvin. Ito, si Kelvin. Dito na matandaan. Naging guest na namin dito si Royce, saka si Vince, saka sino pa ba? Si Yasser ba naging guest natin? Naging guest si Yasser. Grabe yung pagtitingin natin sa ano, para merong aquarium. Oo, di ba? Gusto ko yung aquarium. Ayun ang inyong mga... Ano, may kalendaryo ba sila? May ano-ano? Hindi man... Ano pa kaya lang pa tayo isang April item. Lang, April lang ngayon. Ani, hindi summer wala basta. Lang, parang wala, ang alam wala ko dyan. Wala lang, ano lang, na parang yung sa Sparkle 10, di ba, nilaunch sila na ganon as group. So, ilan to? Pero not necessarily two, na four, they six, will perform eight, as group. 12! Oh, the same way with Boys of Summer, nilaunch din sila as group, pero hindi din ibig sabihin na they will perform as group, nag-emote or na. They will launch as group. Kumbaga, it's showing na from mga patwitam siguro or kung ano-ano, pwede din sila yung medyo mature roles, medyo daring. Yung iba namang aspeto ng kanilang personalidad. Aspeto ka dyan. Parang pinagsama-sama lang yung pero, mga hunks, kumbaga, mga young. Yung new girls, and young. Sampu lang yung girls. Yan, ito 12. Yung so dahil dyan, sobra ng dalawa! Perfect! So, sabihin dalawa. Na natin kay Miss Annette, kaya kay Miss Joy. Ayan na tayo, tiisa. Joy Marcelo, di ba? Miss Joy Marcelo na Sparkle. Long dresses muna tayo bago tayo na ano. Meron pa isa. Ang GLU movie. Sige. Ayoko na yan. Grabe. Hindi po. Mali yan. Ang GLU movie, Blessing in Disguise na after 5 years, ipapalabas na siya. Grabe yung after 5 years. Kasi ginawa ito, ang mga bida dito, mga kilala na ngayon. Andiyan, of course, Andrew Pineda, si David Licauco, si Derek Monasterio, Ruru Madrid, and TJ Marquez, and Kiko Estrada. So, after 5 years, kung nung 5 years na ginawa nila yan, hindi pa sila yung mga nagli-lead. Diba? Hindi pa sila ganun kakilala. Pero ngayon, mga kilala na, at inamin nila pare-pareho na dumating yung point na nag-isip din sila, ipapalabas pa ba? Pero ito na nga, ipapalabas na siya sa April 24. It's also a co-produced din to ng Arnold Vega Fria. Yan. So, abangan natin kasi location ito sa LU. Kaya GLU. Go La Union. Bakit ang tagal? It's a summer movie. So, kasi nga wala ng bubuk. Umabot ang pandemic at iba pa. Ba talaga? Diba? So hindi pa kumakalat yung video nung sino dyan sa dalawa. Pero alam nyo, tingnan nyo din ha, talaga naman parang sabi nga nila perfect timing ngayon kasi ngayon kahit mainit, pa paano, mainit. May mga pangalan na yan. Mainit. At may mga, kahit pa paano. Maniniwala perfect. May mga pangalan na. Ang ibig na sabihin ni PhD, may mga recall na yung mga pangalan na yan. Yes. Mga nagbibigay. Sino type ko dyan? Ako, bet ko dyan si Ruru, tsaka si Enzo. O sige, doon na lang ako sa may video scandal. O sabi ko dyan, good luck. Okay. Ang asin talaga, grabe. Good luck na lang. Dalawa dyan ang may video scandal na napagod ko. Grabe naman itong video scandal. Mamaya blind item natin. O sige. Ay! Okay mga kamarites. Grabe yung abrupt. Ano? Yan po ang ating isang linggang chika mula sa Marites University! Susunod na ang The Who!